Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Taguig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama po natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Doc George Tizon. Maraming salamat, SK Beng. Tungkol po sa bagong curfew sa Taguig City, narito ang bagong updates para sa bagong curfew sa lungsod at sa tamang paraan ng pagsali sa mga kurso sa TECTOC. Simula pa lamang ng ECQ ay nasanay na ang mga Tagigenyo sa maigpit na curfew mula 8 p.m. hanggang 5 a.m. Ngayong araw po, ika-23 ng Hunyo 2020, ay inanunsyo sa Safe City Taguig ang bagong curfew hour sa lungsod ng Taguig. Ayon sa Ordinance No. 22 series ng 2020, binago na ang Ordinance No. 7 at magiging 10 p.m. hanggang 4 a.m. na ang curfew. Ito ay para malimitahan ang paggalaw sa lungsod katulad ng dispensable travels at maging ang mobility sa loob ng nakatakdang oras. Bisitahin ang Safe City Taguig Facebook page para makuha pa ang sapat na impormasyon tungkol sa mga pinapatupad na panuntunan ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Taguig. Isang magandang balita naman po, dahil pinalawak at pinaganda ang kalidad ng ating edukasyon, kahit tayo ay nasa gitna ng krisis, ay maaari pa rin mag-register ang lahat sa TECTOC o Training and Enrichment Courses from Taguig Open Campus. Ang Taguig City katuwang ang Skillshop na isang global leader para sa quality at innovative e-learning ay tumutulong sa pagpapatakbo ng TECTOC. Isa sa mga components na nailunsad ng Taguig Online Resources and Community Hub o TORCH. Ito ay naglalayo na mabigyan ng online training ang mga guro, professionals through online at resource hub para sa mga seniors, at source page para sa mga negosyo upang tulungan na maghanda, at government information portals. Ang mga estudyante ng TECTOC ay maaaring kumuha ng mga programa na may higit 250 na certificate courses. Upang malaman at makuha ang mga courses na ito, ay maaaring bumisita at sundin ang mga sumusunod na impormasyon. Para mas lumawak ang ating kaalaman, narito ang proseso ng pag-a-apply sa mga TECTOC courses. Puntahan ang website na tagiginfo.com, i-click ang TORCH program, i-click ang Register Now for TECTOC, i-fill up ang form at maghintay lamang ng text o tawag para sa verification ng inyong registration. Para sa latest update tungkol sa ating TECTOC program, ayon po sa TECTOC Open Campus Registrar's Report, as of June 23, 2020, tayo po ay may total enrollees na 3,208. 2,561 po dito ang total registered accounts issued with access codes. Samantalang 1,227 na po ang mga users who already completed their courses at 647 po ang for verification. Para naman po sa ulat ng mga violations sa ating lungsod, as of June 22, 2020, tayo po ay may naitalang violation ng Warrant of Arrest o RA 9165 na isa, physical injury na 3, at carnapping incident na 1. Ito po ay may kabuuang 5. Para naman po sa pinakahuling ulat ng mga COVID cases sa ating lungsod, tayo po ay may naitalang confirmed cases na 689, recovered cases na 142, mga nasawi na 21, at mga suspects na 3,753. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at manatili po tayong maingat at ligtas. Maraming salamat, SK Beng. Maraming salamat, Doc George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang na bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.